Magandang araw at pinagpalang buhay mula sa Hardinerong Kalumpiteño. Muli na nagpapasalamat si Hardinerong Kalumpiteño sa mga subscriber at viewer na walang sawang nagsusubaybay sa aking channel. Nawa po ay lagi kayong nanonood sa aking mga video. Pasensya na kung maingay ang ating video kasi nandito tayo sa karsada at nakita nyo po may mga tricycle motor na dumadaan, kaya maingay tayo. Live po tayo ngayon dito sa garden kung saan tuturuan namin kayo kung paano bumuhay ng halaman na to, Golden Pandanus in the Philippines. Hindi ko po alam ang tawag sa country kung anong bansa kayo nanonood, pero dito sa Pilipinas ang tawag namin dito ay Golden Pandanus. So yan po yung Golden Pandanus. So tara po, tuturuan ko kayo kung paano magbuhay ng Golden Pandanus. Bago simulan, punta tayo doon sa may mother plant natin. Ayan po, naglalakad po tayo. Masikat po gamit ang ilaw. Ayan, kumakita nyo po ito habang naglalakad ako. White Angel po yan. May video po tayo kung paano mag-propagate ng White Angel. Tingnan nyo lang po sa YouTube para matuto rin kayo bumuhay ng White Angel. Ayan po mga White Angel natin. Kung may gusto nyo panoorin yung video tungkol sa White Angel, ayan po, ayan, ayan mga White Angel. So sunod naman po, dumadaan na tayo sa Silver Wall. Kung gusto nyo panoorin yung video ko sa Silver Wall, may mga video rin po tayong available sa Silver Wall. So ito na po yung Golden Pandanus. So ito yung mother plant, nakita nyo po sa tabi ng Silver Wall. Ayan, nasa gitna siya. So kumuha po tayo ng yung malaki na may anak na. Paano ba pinararami ang Golden Pandanus? Pinadadami po ang Golden Pandanus sa pamamagitan ng panganganak or rebirth, yung suwe kumbaga. So ito po yung isang lugar ng Golden Pandanus na may anak na. Ayan, yung halaman to, tara kunin natin. So pwede po natin kuhanin dito sa area na to, pero kung mainit naman yung lugar nyo, pwede nyo kuhanin yung mismong container nyo, yung mother plant nyo, or gusto nyo doon sa lugar. Depende po sa ano, sa sitwasyon. Pwede po doon na mismo, since mainit dito sa lugar namin, kinuha ko na po at dito na tayo gagawa sa malamig na lugar. Yan po, karga-karga natin. So ito po, ngayon una po natin gagawin ay hahanapin natin yung anak ng Golden Pandanus. Hanapin nyo po. Ayan. Hinalo. Dapat po matyaga kayo maghanap. Taas nyo po yung mga dahon na malaki. Hanapin nyo po. May mga suwin na siya or sprout na ano. Ganyan po siya dumadami sa pamamagitan ng pag-aanak. So, ayan po. So, gagawin natin ngayon, kukunin natin yung anak ng Golden Pandanus. Paano natin yung ano? Siyempre, how kukunin natin siya sa pamamagitan ng kamay. Gumamit lang po tayo ng kamay. Ihawi natin yung lupa sa gilid. Kuhanin natin. Gagamit po tayo ng puwersa ng katawan kapag kukuha. Hindi po to basta-basta easy lang. Kung ikaw malak na to, o yan. Tsaga-tsaga lang po. Oh. So, ayan po yung isa. Yun po, may ugat. Meron po tayong cameraman ngayon humahawak ng aking video. Sumunod po isa. Kumuha po tayo ng dalawa po, gawin natin sample ulit. Pero yung mga nakakaraang kong video, dalawa. Para kung may namatay, may pamalit tayo agad. Medyo maging tsagalan po tayo ha. Okay. Sunod po natin cameraman sa kung saan ako gumagalaw. Ayan. Tinukalan po natin. Pangalawa, may ugat. Pangatlo, ayan po, tatlo. So ayan po yung ano, tatlong pandanos natin. So kailangan na po natin itanim sa ating propagation pot. So magready lang po tayo ng plastic pot, water container, or any pot na pwede nyo palagyan. So magready din po kayo ng garden soil or loam soil or vermicast or any lupa na available sa lugar nyo. Di naman po siya maselan, basta maganda lang po yung presyo ng pagkakabiyak nyo. So dito po sa lugar namin, makita nyo na naman, since mag-garden tayo, gagamit tayo ng matured rizal or bulok na ipa. So ngayon, magtatanim na po tayo ng tatanim ng rizal. Gamit ang rizal o matured rizal
sa ating Golden Pandanus. Nawalan po tayo ng cameraman kasi may bumibili po ng halaman. Kaya ako na lang po, i-adjust ko lang po muna yung camera. Pagdamutan nyo muna. So habang nag-ano kayo, commercial break muna. Medyo tagilid lang po ah. Kayo na muna po mag-adjust. Kasi may buyer. Kaya di namin di ko maiayos yung camera, guys. Paano ko ba iayos para sa inyo? Wait lang ha. Para hindi kayo mabuwang sa video ko. Nasabi nyo nakahiga. Sige. Di po talaga natin na-video. So ayan po. Kumuha tayo ng plastic pot or container. Lagyan ulit natin ng mature dry sal. Lagyan natin ng bulok na ipa or garden soil, vermicast. So ayan po, buksan natin yung plastic pot. Kung sa container po siya, sa mga water, lagyan nyo lang po ng ganun, ng garden soil sa loob. Ayan po, lagyan natin ng rice soil sa loob. Tapos, huwag natin punuin. Huwag natin isagad na punuin yung lupa or kung ano man yung gagamit yung soil sa paglalagay. To my viewer in USA, India, or other country, just open your subtitle to understand my language because it's Filipino language in the Philippines. Okay? So, ayan po. Tatanggalin natin ng talbos yung ilalim ulit ng yung may ugat. Tanggalin natin. Tanggalan. Para di agad mabulok. Tanggalin natin. Ano? Okay? Tanggalin natin. So, sobrang laki ng ugat. At syempre, maliit lang yung sobrang laki ng ugat. O, di ba natin yun? At sobrang liit nung plastic pot. Ang gawin po natin, yung ugat, hawakan natin. Hold. Hold mo yan. Hanggang mabuo mo na isang bilog. Ayan. Ito nyo po, nagsama-sama natin. Saka natin ipapasok sa plastic pot. Ayan. Wala tayong cameraman, kaya tingnan nyo nalang mabuti ha. Ayan. Pinasok natin. Saka natin tambakan ng lupa or rice hull or ano man. Lupa. Gamit nyo. Medyo malalim dapat para tayo yung ating Golden Pandanus. Okay? Lagay natin. Ulit. May ugat na. Diba? May on na siya. Okay. Nakaisa na tayo. Sumunod ulit. Para makatanin sa video, ano ginawa natin? Tatabi ko lang muna sa ibang side ha. Hindi ko papakita sa inyo. Ano unang ginawa? Siyempre, plastic pot. Inopen. Nilagyan ng rice hull or garden soil or any soil na available sa lugar nyo. Nilagyan ng kalahati o minsan pwede rin 1/4 depende sa ugat or 3/4. So ilagay natin yung ulit tong ano, yung Golden Pandanus. Bawasan ng talbo sa ilalim. Dalawang ulit, tatlong ulit natin gagawin yan para makita nyo. Okay. So tiklopin yung ugat. Sobrang kasi, pag sobrang laki, nakatiklop. Ilagay sa plastic pot. Lagyan ng ipa para hindi tumumba yung halaman or lupa, soil, available soil in your area. Ayan. Tulad ng sabi ko, ba't marami tayong ginagawa? Siyempre, para pag namatay yung iba, may pamalit tayo kasi hindi porkit may ugat dito, nagiging successful. Any time talaga na hindi nagiging successful lahat. So, ayan po, tabi natin ulit. Meron pa tayong isa, yung last natin. Medyo malaki siya. Bawasan natin yung wala. Lagyan natin ng pot. Lagyan tayo ng lupa sa pot. Kahit konting-konti, since malaki siya, pwede ka maglagay kahit 1/4 lang or 1/8 ng sa ano mo, sa pot mo. Kung malaki siya, ha? Depende. So, bawasan natin ng lupa. Lalim. Bawasan natin ng ano ha, down sa ilalim para di kasi mabubulok lang siya pag nasa ilalim na ng lupa. Bawasan mo na. Ayan, bawasan na natin. Kung nabawasan na, tignapin lang natin yung ugat, i-roll natin kasi masyadong malaki, di kakasya sa plastic pot. Kung malaki naman yung plastic pot mo, kasya naman siya, pero kung maliit, i-roll natin yung ugat. Ipasok natin sa i-roll natin yung ugat, hindi plastic pot. Ipasok natin yung halaman sa loob ng plastic pot o container na gamit mo. Okay. Lagyan ng lupa. Lagyan ng garden soil, loam soil o vermicast or any. Dito, rice hull. Okay. Lagyan na.
Tapos na tayo. Pagtapos na tayo ng tamnan, ang lugar na to, at pwede na yung natin, yung tatlo natin ginawa. Pag samasamahin nyo, syempre dadalhin na natin sa lugar kung saan natin nilalagay na pwesto. Ito na po yung tatlo. Ilagay natin doon sa pwesto na hindi mainit at di sobrang lamig. Para syempre, pag sobrang init, pwedeng mabulok. Pag sobrang lamig naman, pwedeng malusaw. Dapat sa banayo na temperature yung gagawin. Kasi galing siya sa pagkakabiyak o propagation process. So, dapat di mo na siya biglain sa sobrang temperature. Dapat sa banayad na temperature. So, bago natin ito dalhin, pwede natin ilagyan ng water na to or hindi natin iwa-water doon na lang sa area. So, mamaya, since di ko ito iwa-water kasi mamaya magdidilig naman yung may intauhan dito sa garden, di ko na siya didiligin. Siya na magdidilig doon mamaya. So, dalhin natin. Yan. Inubuhat na po natin kasalukuyan. So, Yan. Ito na po, dalagay na natin siya sa mga kasama niya. Na marami, di ba? Ang dami. Ang dami natin buhay na golden pandanus. So, ayan po. Lagay natin yung dalawang, yung tatlo natin tinanim. Ayan. So, pagdilig niyan, maghintay lang po kayo ng 1 month to 2 months at establish na po siya sa bagong pagkakabiyak. Pag establish na po siya doon sa pagkakabiyak nyo, pwede na siya ilagay sa pot na gusto nyo. Pwede nyo ilagay sa magandang paso, magandang pot or jar na pang display sa bahay. Pwede po siyang sa labas ng bahay, indoor o outdoor. Pwede rin po siya sa loob. Indoor plant. Pag sa labas pala, outdoor plant. Nabubulol. Pasya siya nalilito na. So, ayan po, kung may tanong po kayo regarding pagbuhay ng anumang halaman, pilit kong sasagutin sa abot na aking makakaya. Pero kung gusto nyo pong panoorin yung video regarding dove cane, ayan po sa tabi ng golden pandanus, may video rin po ako tungkol sa pagbuhay ng dove cane. Tingnan nyo lang po yung YouTube channel ko about pagbuhay ng iba pang klase ng halaman. Muli po, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.